Ang Oklahoma City Thunder, ang isa sa naging headline sa kanila dati, yung mga draft picks na nakuha nila after ng Paul George at Westbrook trade. Sa 2023 draft, apat na teams doon ang nakakuha ng pick na involve ang OKC sa transaction. Sa 2024 naman, pito doon na mga picks ay involve ang OKC. Technically, ang OKC ang may hawak ng balance sa NBA. Last year, tinrade nila si Cason Wallace para kay Derek Lively for financial purposes. Initially, si Lively talaga ang target ng Dallas noon sa draft. Kinuha nila sa mas mababang pick via trade dahil yon sa rookie skill table. Kaya nakuha ng Dallas si Daniel Gafford mula sa Wizards. Ginamit nila yung draft pick na galing sa OKC na via Paul George at SGA trade noong 2019. Ang ginawa ng dalawang team nakipag-swap ng draft pick. Mostly kasi na mga contender team involved doon ng OKC sa mga trades. Nang 2021, ang number 16 pick nila tinrade papuntang Rockets. Ito si Alperen Şengün. Nang taon na to, pang All-Star yung dating ni Şengün. Sa 2021 din, meron silang 7 draft picks noon. Yung pick na tinrade ng OKC papuntang Houston, galing yun sa Kemba Walker trade mula sa Boston. Nang 2020, tinrade din ng OKC si Emmanuel Quickley papuntang Knicks. Nang sumunod na mga taon, laging involved yung dalawa sa mga trades na halos nagpapalitan lang, either first round or kaya second round. Nakokontrol din ng OKC yung salary cap ng ibang team gamit yung mga trades na yun. Dahil nagtataka yung ibang analyst bakit 1-for-1 swap lang ang nangyari kay Caruso papunta sa OKC kapalit ni Josh Giddey, na sa ibang teams ang hinihingi ng Bulls ay isa or dalawang first rounder. Mataas ang value ni Caruso sa trade market. Tulad ng Bucks na gustong makipag-deal kay Caruso na malaki yung kapalit. Ngayon, ang target naman nila si Ayo Dosunmu. Ang sinabing reason doon, para hindi umalis si DeMar DeRozan sa Bulls. Free agent na kasi si DeMar sa offseason at isa din siya sa biggest free agent sa market. Going 35 years old na si DeMar bago mag-next season. Meron siyang 79 games, 24 points, 4 rebounds, 5 assists, 48% sa field at 33% sa 3-point area noong nakaraang taon. Pwedeng pumunta kahit sa ang team si DeMar DeRozan kasi unrestricted siya. Kahit idaan pa yon sa sign and trade si DeMar, walang masyado makukuhang pabalik doon ang Bulls. Bago kasi ang trade ni Caruso sa OKC, andon yung possibility na lumipat si DeMar DeRozan sa Lakers pagdating ng free agency. Kaso nga lang may hadlang kasi doon. Nung hindi pa natitrade si Caruso, mahihirapang i-retain ng Bulls si DeMar hanggang nasa kanila pa din si Lavin. Nagkaroon din ng report na willing din i-buy out ng Bulls ang kontrata ni Lonzo. Si DeMar makakapirma kung sakali ng mid-level exception sa Lakers. Pwede nilang i-offer yon. Kung sakali din namang umalis si D'Angelo, mas malaki yung may offer ng Lakers kay DeMar DeRozan. Malaki din ang desire ni DeMar na umuwi ng Los Angeles. Kailangan pa rin magpababa ng kontrata ni DeMar para makalipat ng Los Angeles or kahit Clippers. Sinabi din naman niyang gusto niyang magstay or expected niyang pumirma ulit sa Bulls. Dahil sa trade ni Caruso papuntang OKC, nagkaroon ng cap room para mapapirma si DeMar DeRozan ng kontrata. Sa basic rule, ang isang player pwedeng pumirma ng 120% sa next contract niya. Si DeMar, last contract niya, $81.9 million. Papatak ng 120% additional, nasa $97.2 million hanggang $100 million. Simple lang naman ang iniiwasan ng Bulls, ang lumagpas pa rin sa tax. Ngayon, magdadalawang isip si DeMar na lumipat sa isang contender na team sa West. Since may cap room ang Bulls na pwedeng ma-retain si DeMar DeRozan, at saka magkakaroon lang din yun ng nasa 3 or 4 na buwan ng restriction. Actually, mid-December kasi pwedeng ma-i-open ang mga players na pumirma ng kontrata sa free agency para sa trade. Mid-tier contract pa rin si DeMar DeRozan. Pwede pa makakuha ang Bulls ng ibang asset kesa pakawalan sa free agency.